sa ulo ng mga nagbabagang balita. Libo-libong estudyante nagbalik eskwela ngayong araw. Kakulangan ng silid, problema pa rin. Samahan ng mga guro, nagkilos protesta para sa dagdag sahod. CBN News. Kasabay din ang pasukan ng protesta ng mga guro para itaas ang kanilang mga sahod. Narito ang detalye. Ang unang araw ng pagtuturo, sinabayan ng protesta ng mga guro sa Region 1 at 3. Naka-unband ang mga guro para sa dagdag sahod. Mula 2011, hindi pa naaaprobahan ang dagdag na sahod na isinusulong ng iba't ibang grupo. Sa panukala ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, magiging 25,000 pesos ang sweldo ng Teacher 1 mula sa kasalukuyang 18,549 pesos. Gaya rin sa resolution sa Kongreso at Senado na pending pa rin. Ang teacher na bagong pasok receives around 18,000 something. Board passer yan. Ang iba sa kanila may mga experience wa sa private schools. Samantalang ang isang estudyante ng PMA, pagpasok niya, almost nakakapareho niya yung tinatanggap niyang allowances sa pagiging estudyante sa PMA. Mapabaguhan o veteranong guro umaapila para hindi na raw nila kailangang umekstra pa sa pagtututor. Totally, parang hindi na bibigyan ng karampatang salary yung mga teacher, compare mo yung mga effort. Effort sa kayusap. Parang hindi na rin kami yung maghahanap pa ng ibang paraan na kikita para ma-devote na namin yung time namin, may dedicate na namin yung time namin sa full teaching. Pangamba ng act, baka mang ibang bansa o lumipat ng ibang trabaho ang mga guro, kapalit ang malaking kita. Nakasaad sa konstitusyon na dapat prioridad sa budget ang edukasyon, pero paliwanag ng Malacanang, wala pang karampatang pondo para...